Good morning, guys. This is Jean Vlogs. Ohayo minasan. Good morning to all. Magandang umaga sa inyong lahat. Andito po tayo sa aming barn, yung aming gawaan ng Akita Komachi or the isa sa famous na bigas dito sa Japan. Kung paano namin iproseso by the high-tech farming. Ito po, nag-umpisa na kami sa aming paggawa ng aming high-tech farming. Yun na yun. Papasok po tayo sa aming barn, sa aming, sa Japanese ang tawag ay koya. Dito namin ginagawa ang aming proseso para makagawa ng mga itatanim sa bukid o tambo sa Japanese. Okay guys, pasok tayo sa aming barn. Ito guys ang aming barn. Nagsimula na po sila ng kanilang proseso. Hindi na ako pinatulong ni Mr. Bali, ang mga kasama niyang gumawa ay ang kanyang kababata na dalawa sila. Bali, tatlo sila. Umpisa po ang proseso ng aming paggawa ng Japanese or Akita Komachi. Dito po namin siya ginagawa. Ito yung tray na ginagamit namin para lagyan siya ng lupa at lagyan din ng mga palay na tinunan ko ng video or picture. Ito yung palay. Binabad yan sa tubig para maging malambot at saka ano, yung ready to ano na siya. Ilagay sa lupa. Yan. Bali, ang ginagawa namin ay nasa 2,000 plus tray. Tapos, ang sunod naman, the next step naman after that is, yung tray na yan ay ilalagay dito sa aming conveyor. Ito yung conveyor ng proseso ng paggawa ng palay. Palay yung tray para maging binhi. Ilalagay yung tray dito. Sample lang natin. Ito yung tray. Ganyan. Kuyo po ni Ate. Yung tray na to, lalagyan dyan ng papel na binibili namin din sa agriculture farm na tindahan. Tapos, pag nilagyan na yan ng papel, itong first, ano na to, step, ito yung lupa na may, ano, lupa na may may gamot siya para pampataba sa palay. Tapos dito, ito naman may tubig, nakakonek sa ano namin, gripo. Magiging parang shower siya. Malalagyan ng tubig yung tray na may lupa. Tapos ang third step naman ay ito. Nandito yung palay na babagsak siyang pusa na may sukat siya, mapupunta sa tray na may lupa. Tapos, pag nandun na yung palay, matatakpan naman siya ng next na lupa. Ito, yung plain na lang siya. Wala siyang gamot na pampataba. Gamot nga ba? Hindi ko na alam sabihin kung ano sa. Pagkatapos, pagdaan yan dito, nakahilera yan, si Mister yung kukuha. Automatic nag-i-stop yan pagka ano na siya dyan, hilera na punog na. Tapos kukunin ni Mister yung dulo, yung pinaka-last, ilalagay niya rito, ihilera niya dyan, tapos ilalagay dito sa aming heater naman tong kubol na to, medyo overuse na siya kasi 20, siguro nasa 20 years na siya. Ang gumagawa lang nito ay ako, nag-help ako kay Mister, tsaka yung friend niya na dalawa. Yan. Yan yung heater. Papasilip ko sa inyo. Ayan. Mahilit na siya. Sinalang siya ni Mister kagabi. Nakadikuryente din yan.
Kaya dyan nilalagay yung mga tray na may palay na natabunan ng lupa para sumibol yung pinakamata ng palay para may sibol na siya bago siya ilagay dun sa house. Ito yung mga lupa na ginagamit na ilalagay sa tray. Sinasala yan ni Mr. nitong machine na to. Kanina sinala na niya. Hindi ko na lang pinuna ng video kasi maingay siya. Yung lupa na binili namin sa agriculture farm na association, umibili na lang din kami. Dati meron kami sariling lupain din na doon na lang kami kumukuha. Kaya lang masyadong mahaba ang proseso. Ilalagay ni Mr. dito yung lupa. Kasamahan na din niya ng pataba na binibili din sa agriculture farm. Tapos yan, magiging pino siya, ganyan. Yung mga puti na yan, ay ano yan, yung pataba sa palay, pataba sa lupa, sa itatay ng palay. Yan yung first layer na ilalagay sa tray. Ito na siya. Ito na yung nagawa ni Mr. Si Mr. lang lahat ang gumawa yan. Ito naman yung last. Yung mga lupa na yan, mga binili lang din namin yan. Para hindi na masyado kasing mahabang proseso kung ikaw pa yung gagawa. Kaya bumibili na lang din kami ng truck-truck na lupa. Yan. Tapos ito naman yung pang-last na itinatabon sa lupa na may pataba na may kasama ng palay. Tapos ito na yung last. Yan. Yan po yung proseso, unang proseso ng aming rice farming dito sa Akita. Pakita ko na rin sa inyo yung aming iskisa ng palay. Ano pang tawag dito sa English? Hindi ko alam. Pasensya na po ako. Hindi naman sa English ngayon dahil I always using Japanese. Kasi ang mga kausap ko dito ay mga Hapon. Meron kaming sariling iskisa ng palay. Ganyan siya. Automatic siya. Pagka kami ay nag-ani ng palay, nilalagay lang dito yung palay nasa truck, ilalagay sa pipe, tapos ilalagay dito, papasok lahat ng palay dyan, tapos isi-set ni Mr. dito yung setting ng overnight para maluto yung palay niya. Tapos makikita mo dyan, yan yung window na yan na, yan, makikita mo dyan, makikita, hukunin nyo dyan yung palay kung hanggang saan na siya. Yan. Dyan po makikita. Tapos, gumagana lang siya overnight by electric. Tapos, pagka naano na siya, papakita ko rin po sa inyo yan pagka araw na ng anihan. Kasi ang anihan po dito sa amin ay every October. Tapos, dyan po, maano yung palay, dumadaan. Papunta rito sa machine na to. Tapos, nasasalak siya. Tapos, yung mga nasalang palay, kaya lang nakakover pa kasi hindi pa gagamitin, hindi pa naman kasi anihan. Dito siya bumabagsak sa machine na to. Sinasalo ng supot. Kasi hindi po kami gumagamit dito ng sako. Supot po ang gamit ng bigas. Hindi, unlike sa Pilipinas, is sako. Dito po ay supo. Ganun. Ito, yung supo. Yan. Papakita ko din ho sa inyo yan sa pag kami ay nag-ani na. Okay, guys. Yan po ang aming start ng rice farming dito sa province of Akita. Sa Yamahata, sa aming probinsya. Ayan po yung bahay namin. Hindi po siya ba. Ayun si Mister. Nasa malayo. Ayun siya. Kuna ko na lang ng malayo. Pinabayaan niya muna ako mag-vlog para mapakita ko sa inyo. Tapos ayun yung kababata ni Mister.
Hindi ko na po sila i-focus. Okay, guys. Thank you for... Okay, guys. Okay, guys. Hanggang dito na lang po. At dudugtungan ko na lang siya pagka yung susunod na proseso ay ilalagay ko na po dito. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlogs. Ito po ang way ng rice farming dito sa Japan, sa probinsya ng Akita. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is Jin from Akita, Japan. Jan!